may mga ilan na ganun na wala na rin talaga silang pakialam. 1859 pa ito, sir. Dito pinatay si Leon Quilan. Leon Quilat. Si Leon Quilat isang katipuneros. Tapos pinatay siya. Parang in-invite lang daw siya sa Reno, yes, na mag-inuman. Pero hindi talaga siya taga dito sa Carcar. Galing siya sa Silay, Negros Tapos, Occidental. Punta siya ng Maynila ni Aguinaldo. Oo. Ang Spaniards. Then pagkatapos, nakantay na lang mga Spaniards sa Manila. Oo. Siya dito sa Carcar. Oo. Sa Cebu City first. Oo. Then pagkatapos sa Cebu City, nakantay nila yung Spaniards. Pumunta sa Carcar. So, noon na, tas, yung Carcar na maraming Spaniards. Oo, nung time na yun, sir, ano? So, dito po sa pinatay. Ah, dyan po mismo. Yung bahay na yan. Yung bahay na yan, sir. Bahay niya po ba yan? Hindi, no? Hindi. Dyan pinatay si Leon Quilat. Yan yung kanyang monument. Okay, so eto na yung bahay ni Mariano Mercado. Yung nakita nating monument sa Carcar Museum. So, naging mayor siya dito around 1900s during the American era. Tama ba, sir? American era siya naging mayor dito, no? Yes, po. American era. Tapos ito yung kanyang bahay. May pamilya po ba si Don Mercado, sir? Meron po. Mga siblings po. Nakatira pa dyan. Ah, mga siblings niya. Nakatira pa sila sa taas, sir? Yes. Mga ilang taon na kaya sila sa ngayon? Tingin mo? 70s? Mga ganyan, 70. Katawid tayo. Tingnan natin yung historical marker. Ayan, dineclared na siya sa Heritage House. Ayan o. Ito naman, katapat ng Mercado Mansion. Ano to? Silva Mansion. Silva Mansion naman ito. Ito, sir, o yun? Lahat. Ah, lahat po yan. Ayan siya, o. Ganda ng bahay, oh. So halos katapat lang ito ng Mercado Mansion, ayan. Okay, so nandito na tayo sa rotunda. Ayan.
So diyan sa bahay na yan, pinatay si Leon Kilat. Lapitan natin. Sir, bahay to talaga ng mga Kastila. Pero hindi mga Pilipino nakatira. Mga Pilipino. Mix na po. O mix na. Filipino-Spanish. Ganyan, sir. So ito ay bahay ni... Mga Barcinelia and Sato. Ano, sir? Barcinelia and Sato. Barcinelia. Pero sila pa rin ang nagmamayari nito, sir. Sila pa rin. Tignan nyo naman yung bahay na yan. Ang laki. Pero makikita nyo, ano, ang baba na nung bahay. Ano, kasi na-develop na yung kalsada. No, sir, ano? Pero hindi tayo pwede pumasok sa loob. Ano? Kaya lang, kasi once na nag-under sila ng National Historical Commission, kasi mahahati na yung ano eh, yung okay, so ulitin lang natin itong bahay na ito. Dito pinatay si Leon Kilat. Ayan. So kasama pa rin natin si Sir Ray para mag-guide sa atin. Okay, so ulitin lang natin, Mercado Mansion. Ayan. So noong ano daw, nung bago mag-pandemic, open daw ito sa public. Pero nung nagkaroon ng lockdown, hanggang ngayon tapos na yung pandemic, wala nang lockdown. Hanggang ngayon di pa nila binubuksan sa publiko. Yan na yata yung bahay na bato, sir, eh, hindi ba? Eto, balay ano to? Para. Di balay dako yan? Balay sa bato. Balay sa bato. Pero sayang, sir, ang gando. Sayang, Kapatid, bahay. Pero kanila pa rin yan. Balay sa bato. So ito yung balay sa bato. Nasa loob na kasi natanggal na. Diyan po talaga yung marker. Ah, may marker po ito. So nasan na po yung marker niyan, sir? Nasa loob, nilagay ni Sir Jerry. Kaya itanong. May nakatira pa man dito. Ah, sige, sir. Okay, balay sa bato itong bahay na ito. Tapos yung pinakadulo, bahay na tisa, mamaya pupuntahan din natin yon. Wala. Ah, so meron daw itong historical marker, kaya lang tinanggal sa harap, pinasok na lang daw nila. Ah, kasi nag-iba, no? Nasira ni Odette. Ani Odette po ba yan, sir? Yes, sir. Bagyong Odette. Eto naman, sir, sa may kanan nating katabi. Yan ganda. Yung bahay ng dating congressman Noel. Etong bahay ng dating congressman. Ang pangalan niya is Manuel. Noel. Ayun, no, may MN. Ibig sabihin. Yeah, Noel yung ano niya. Kaya nga, lapitan natin. Hanggang dito lang tayo sa labas. And private ano to, mga kaytsubero, ha, may nakatira pa rin dito, pero pinapakita ko lang sa inyo yung bahay. So bahay daw ito ng dating congressman dito sa Carcar. Tapos ito naman, sir, Villaluz. Pero ano to, sir, office? Bahay din po, may nakatira pa po dyan. May nakatira, ganda. May nakatira talaga, sir. Okay, bahay ng Villaluz. Villaluz Hey Rosa. Itong bahay na ito. So, private siya. Hindi siya open for public. Tapos ito, sir. Itong ganda na ito, sila nagpalagay ng marker. Hindi na sila nagpalagay ng marker.
Ganda rin, sir, ano? Okay, so eto naman daw mga kaichubero, hindi sila nagpalagay ng historical marker. So ayaw ng mga may-ari. Kasi yung historical marker mga kaichubero, nasa may-ari naman yun eh kung gusto nila. So eto, panahon pa ng mga Spanyol itong bahay na ito. Pero eto sir, di ba American era na? O halo na? Parang halong American Spanish, no? Halo yung design. Oo, halo na. So ito parang pa-American era na. No, nung itinayo, oo. Ganda, oh. Kita nyo naman yung... Tibay ng kahoy eh, no? Ang galing ng bintana niya, no? Tapos ito rin eh. O, diretso tayo dito. Sir, dito na tayo. Buti na lang na-meet natin si Sir Ray. May kasama tayong maglakaw-lakaw dito sa Cebu. Kar-kar. So sama lang kayo mga kaijubero ha. So sightseeing lang muna tayo. Ganda rin na ito. Ganda? Oo. Pero hindi rin sila nagpalagay ng marker sir ano? Kasi yung mga ano naman, yung mga nagpapa-under sa National Historical Commission is kapag yung hindi nila masyado nang naalagaan yung bahay, no, at least merong ibang pwedeng tumulong sa kanila. May iba kasing mga owner, kaya naman nilang i-retain yung bahay, alagaan. Kaya hindi sila nagpapa-under ng National Historical Commission. Tapos kapag ang pagkakaalam ko sir, kapag naging under ng Historical Commission, nahati na yung ano eh, parang pinaka-owner ng bahay. Like for example, yung may-ari ng bahay may gustong baguhin, ipapaalam pa, no? Kasi nga under ng Historical Commission. So ganun 'yun. So ang maganda lang talaga kapag under ka ng historic ng ano ng gobyerno. Kapag hindi mo na naalagaan yung bahay mo at may significant value yung bahay mo, pwede kang tulungan ng government. Kasi meron kang marker, under ka ng National Historical Commission. Ganda rin na ito, oh. Sir, oh. Tignan nyo to, bahay nila. So open lang siya. Diba? Walang gate. Pero makikita mo talagang grandioso din yung bahay na ito nung araw, ano? And ito mga American era na itong mga bahay na ito na naalagaan lang nila. Dami? So ganun yun mga kaichubero. At saka, hindi lahat ng mga may-ari ng bahay, kung gusto mong i-apply yung iyong bahay sa National Historical Commission, depende pa yon kung may i-approve. So may process. Hindi yun basta-basta pag lumang bahay ka, o sige under ka na ng National Historical. Hindi ganun, may process. Depende pa yan. Di ba sir ano? Ayan. Kaya minsan yung mga bahay na sira, hindi rin natin sila masisi. Kasi yung bahay kasi na pinabayaan na, tapos hindi naman nila in-apply sa National Historical Commission. Napabayaan. Or siguro may iba lang talaga na wala na rin pakialam siya, no? Yes, no? May mga ilan na ganoon na wala na rin talaga silang pakialam. Na parang ibinigay na lang sa caretaker. Yes. Tapos wala na silang ano, wala na no? Yan po yung bahay, balay. Ito yung bahay na tisa.
1859 pa ito, sir. Ayan o, bahay na Pisa. Diba? Under siya ng National Historical Institute. Under siya ng government. So anything na may kailangan ayusin sa bahay, nasira, tapos hindi matustusan ng may-ari, pwede na yung government ang mag-pondo or gumastos sa restoration. Ayan. Okay, so ulitin ko lang, bahay na Pisa. Itinayo 1859 under the National Historical Institute. Ayan. Balik na, balik na tayo. Binta na. Ana kami, karon ana na. Oo, ganun ba? Pero yung bubong na original ano? Yan pa rin talaga. Oo. Mga sinuna-unang bubong talaga, no, sir, no. Balik na, balik na tayo, sir. Thank you.